ating lock eye. Pinalitan natin ito. Snap, snap lang. Okay. Set na. Nagana na ating ano. Yung sa humidity natin. Timer. Thermostat. And then ito na natin. 12 volts power supply. Ito natin. So may nakasalang tayong itlog. Yun na. So ito ililipat na natin doon sa hot chair. Ayan. So meron na tayong ayan, nag-crack na siya. Ayan. Yun, yung babago. Pakinggan niya. Okay, ito na ayusin yan. Papasok muna tayo. Okay. So ito na yun. Ito na yung ating lagay ng ating mga electronics. Electrical. Ito natin para malinis. Doctrap, mumurahin. Plywood natin ay 1/2 lang. Ah, 1/4. And then bisagra mumurahin. Doorknob na mumurahin. And then ayan, dito natin bibitaw. So ito ay gulong, separate na nilang compartment. Ito naman yung patungan ng ating egg tray. So ito ay tubular na 1 inch, sinati ko diagonal para magkameron tayo ng angle bar na patungan ng tray. Itong biniling order na tray, itong automatic. So nung ilagay natin ito dito, ang nangyari luwag siya. Kasi yun na natin gawin ito eh. So nagkameron siya ng diferensya na halos 3/4. So ang ginawa ko, gumawa ko ng spacer na ganito, styro, para siya ay hindi nakalog and then hindi siya bumaba, malaglag. So yung spacer natin sa bawat tabi, and then syempre nilagyan natin ng silicone para kahit tanggalin natin yung frame ay yung tray siya ay hindi na gagalaw. So ilalagay lang natin sa kabilang dulo. Okay, yun. Lagay na natin. Ang kanyang setup dyan. Ang sunod natin gagawin dyan, meron tayo dito mga lumang bubog ng picture frame. Ilalagay ko sa dito, bubutasan ko ito para monitor ko yung taas. And then, yung kalahati, ibubutas ko dito. Okay, pwede na ito. Susuli natin ito, ikakabit. Punta na tayo dito sa pag-i-install ng ating fan, ilaw, saka electrical. So kailangan muna natin ay ito, sa supply. So gagawin natin dito, ilalagay ito dito sa yan. And then ibubutas ko yung isa sa likod. So ito ang ating butas. Lagyan natin ito ng ating wire. Lagyan natin ang bolt para i-sapper. So ang gagawin natin, i-score ko na lang para talagang may tibay. Okay, so naka-screw na tayo dito. Isa, dalawa, at saka doon sa doon. Okay, kahit pa biglang bunot, hindi matatanggal yan. Nice! Okay. Tapos nyan, itong connector nya, nilagyan ko na ng connection dito. So ayan, ang galing yan. Lagay natin, lalagay natin ito dito sa taas. So ito, dito natin lalagay. So connect mo natin ito dito. And then, lagay natin yun. Yan ang basic setup ng ating tray. Pag sinalpak natin yun, saksakan. Ibig sabihin, gagana ng ating tray.
Okay. Try muna natin. Yun. Nagana na. Okay. So, yan ang setup ng ating tray. Ang gagawin ng ating ngayon, install na natin o kakabit na natin yung linya ng ating timer switch. So, ang gagawin na natin ngayon, lalagyan natin dyan ng timer switch. Okay? Yung setup na ganito, puputulin natin ng isang linya. Kahit alin dyan, kasi yan naman ay AC. Putulin natin. Eto, walang problema dyan. So, nahugot na natin naman yung ating saksak sa outlet. Etong papunta sa ito, itong pinutol natin papunta sa motor. Dito natin nilalagay sa normally open dito sa part na ito. Okay? And then yung galing sa outlet nakaputol, dito natin nilalagay sa gitna. Okay? Dito sa gitna. Yan ay common. So sundin na lang natin ano? Kasi doon nagtatagal eh, pagpapaliwanag pa na. Dati pinaliwanag ko yun, nagtagal yung video. So ganun, papunta sa motor, normally open, yung galing sa outlet, sa common. So ito, lalagyan na natin sa normally open. Impitan. And then, yung galing sa outlet, dito ilalagay. Sagot na. So, hugutin muna natin. Lalagay natin dito. Sagot na. And then, higpitan. So, ayan. Yung dati, diretso ngayon, dadaan siya dito. Okay? Ang sulod natin kailangan, ito. Power supply. Siyempre, in-order din natin ito by Shopee para install na tayo ng install. 220 volts. Ang input, output niya ay 12 volts. Lalagyan natin muna siya ng linya. Ito ang kanyang live and then neutral. So, yan. Ito. Lalagyan natin ng linya itong ating power supply. Okay, meron tayong connection. Doon natin gagawin dyan, lalagyan na natin ito doon sa ating outlet. Sa dulo natin ilagay. Maganda ang ating ano, spacing ng mga outlet. Sa sulod natin gagawin dyan, sundan nyo na lang yung mga nangyari. Pwede naman yung i-rewind. Sabi nga ng ibang expert. Sundan natin gagawin dyan. Yung out na negative positive, papunta yun dito. Yun ang magbibigay ng power dito sa ating timer para gumana. Okay, so ito ay ito at ito, nalagyan natin ang connection. Unahin natin dito sa ating power supply. Ang ating power supply ay mayroong label na ito ang positive, itong dalawa ang negative. So pipili lang tayo ng isa. So ang color coding natin, para hindi tama nito, red, ilagay natin sa positive. And then, negative. Okay. Secured na. Tapos tayo sa ating power supply. Ito na ang ating kailangan. Ito. Positive. Dito natin ilalagay. Hanapin natin yung label sa ilalim. Okay. So, yun ay DC. Positive, DC, negative. Huwag na huwag magkakabaliktad. Lagay natin yun dyan. Ilagay and then higpitan natin. Ang dabis sa mga ganitong diskarte, kailangan nyo yung dulo ng strand ng ating wire para siya compact. Negative, dito sa isa. Okay. Check nyo, baka may mga ligaw na strand dyan. Mga gabok. So wala. Yan, okay na ito. So yan ang setup natin. Sunod nating papaliwanag yung pagsiset ng oras. Reset na natin ang ating timer. Nasaksak na natin yung ating outlet. Ayan. Meron na siyang supply. So para magandang ang ating demo, lalagyan natin ng ilaw yung loob.
Yan. Para kita niyo yung tray. Yan. So, nagana yung ating tray. Yan ang ating iseset ngayon. Kailan siya andar, kailan siya mag-standby. So, ang unang gawin natin, paliwanag muna natin ito. Okay. So, itong ating timer, meron siyang tatlong button sa baba. Una, K1, K2, K3. And then, ito yung ating indicator, ito yung timer. So, meron tayong ilaw na LED doon. And then, meron din tayo dito sa baba. Kapag na-under yung itong ating relay, nakailaw yon. Ibig sabihin, nakakonect yung dalawa. Ayun, kita nyo. Nakailaw, ibig sabihin, may connection yung wire na pinutol natin kanina. Kaya, nasuwi itong nasa ilalim. Okay. So, una natin gagawin, para ma-set natin yung ating timer, pintuin natin matagal ang K1, itong una. Yun. Lumabas ay P3. Kung sakali na i-press nyo yan at hindi lumabas ang P3, i-cycle nyo lang yan. Pindutin nyo lang K1, lalabas yung P1, P2, P3, P1, P2, P3, and so on. So, ayan. Pag nasa P3 na kayo, pindutin nyo naman yung gitna. Yung K2. Pindutin nyo. Namatay, pindutin nyo ulit. Yan. Buhay, pindutin nyo ulit. Yan. Kita nyo, nagbiblink siya ngayon. Kapag nagbiblink yan, ibig sabihin, pwede mong i-edit yung oras. Yung unang settings na yan, kapag nagblink, yan yung tagal ng kanyang pag-andar. Gano siya katagal aandar? So, napag-aralan natin, ang isang turn ng tray ay tatagal ng 9 seconds. Depende sa ating motor. Ano? So, yung motor natin, tumatagal siya ng 9 seconds pag turn. So, isa-set natin siya ng 9 seconds. Okay? So, paano natin may iseset ang 9 seconds? So, nablink siya doon. Ibig sabihin, siya ay 1,010 seconds. So, gagawin natin siyang 9 seconds lang. So, gawin natin 0 yan. Paano natin papalitan? Diyan gagana yung K3. So, K3 ang ating pampalit ng digit. 2, 3, hanggang mag-cycle siya hanggang maging 0. 7, 8, 9, 0. Okay, 0 na siya. Pupunta na tayo sa padalawa. Hanggang sa makabot tayo doon sa paapat. So, pindutin nyo yung K2 para siya lumipat. Nasa patatlo na siya. Okay na tayo dyan. Pindutin muli. Nasa patatlo na tayo. Gagawin natin yung 0. So, pindutin natin ang K3. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, 0 na siya. Pupunta na tayo sa paapat. So, ang gagamitin natin ay K2 para lumipat. So, gagawin natin yung 9. Anong pipindutin natin? Very good. K3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. 9 na tayo. So, pagtapos na tayo dyan, pag pinindot natin yan, sa-cycle yan doon sa sunod na settings. Pag nakaabot siya sa paapat, kiklik natin ang K2. O, lumapas na siya sa 4. Balik siya sa padalawang settings. Ito namang second settings sa niyan. Gano'ng katagal mag-i-standby ang ating tray, yung ating motor. So, ang settings dito ay 15 seconds. So, kung kukumpute natin, dalawang oras, ilang seconds. Yun. Yun ang ilalagay nyo dito. Pero dahil sa tutorial ito, huwag natin munang gano'ng katagal. Tetestingin natin yung standby at work ng ating motor. Okay? So, ang gagawin natin, 15 seconds ang naka-standby. So, okay na yan. So, para tayo lumipat sa sunod na settings, magsa-cycle tayo hanggang paapat. Gamit ang K2. Okay, padalwa, patatlo. Okay na yan, 15. Pag pinindot ulit natin ito, pupunta na tayo sa sunod na settings. Yan. Yan yung loop. Dapat yan ay naka-0-0. Pag yan ay naka-1, ibig sabihin, isang beses lang maglo-loop ang ating timer. Hindi na siya gagana. So, dapat siya ay naka-0-0. So, okay na tayo dyan. Gagawin natin. Pindutin natin ang K2. Okay. Pag na-adjun na tayo sa dulo, okay na yan. Settings na. Tapos na tayo sa patatlong settings. Ayan. Na-count na siya. Na-under siya ng 9 seconds. Okay. Yung, kita nyo tumigil. Standby siya ng 15 seconds. Okay. Tapos na, under uli siya ng, kita nyo, 9 seconds.
Yun. So, ganun ang ating settings. Naka-pull turn siya. Ganun siya. Standby ulit. Okay, ito ang sunod nating pag-usapan. Paano kung ang nangyari, nag-umpisa yung 9 seconds nyo, ay na wala siya sa sagad na incline nung tray. Yan, tulad nito. Okay, matatapos na yung ating countdown. Nagkataong dyan siya nakatumigil. Okay, so ang gagawin nyo ganito. Yung sunod na andar, habang naandar siya, yan. Yan, umandar siya. Pag sinaan doon, hugutin nyo yung saksak ng ating motor. Hugutin natin. Para siya ay doon mag-uumpisa pag isinaksak nyo ulit. Okay? So, let's say na ganyan. Okay, naka-stop siya. Aandar siya, dyan mag-uumpisa. Hintay nyo na sumagot siya hanggang doon. Hugutin nyo. Yan. Yan. Tatapusin mo yung count. Yan. Siya ay nag-i-standby na. Isaksak mo ulit. Habang siya ay naka-standby, isaksak mo. Para pag siya ay umanda, doon siya mag-uumpisa. Okay? Yun. Doon siya nag-uumpisa. Sakto na ngayon yan. Stop. O, yun. So, ganun lang ang ating diskarte dyan. So, ito ay i-scroll natin doon. Yan. Then, ito ay dito na. Scroll. So, nilagyan natin ang interior. Pinipress nyo hindi mano yung mga wiring sa ilalim. And then, ito, i-harness natin dito para siya ay malinis din. So, ayan. Ito yung ginawa para siya ay malinis, para maiwasan yung mga pagpupulupulupot ng mga wire. Okay, so ang kulang na lang itong thermostat. Madali na ito. So ito na yung ating thermostat. So nakalagay naman dyan, madali lang install ito. Itong in, punta ito sa outlet natin. Ayun dun, isasaksak na natin. Boom. And then ito yung ating sensor. Ito gagawin natin, bubutasan natin dito. Yun. Okay na. Nakakabit na yung sensor, nakakabit na yung ating sa outlet. Loob ng incubator, punta muna natin. Ito yung ating bulb. Ang wirings niyan, nakabutas na sa taas. Doon na yan mag-coconnect sa ating thermostat. Yun. And then, punta naman tayo dito sa connection ng ating fan. Ang ating heater na ikinabit dito sa ating tubular, ganito yan. Okay? So, binatasan ko ito. Ito yun. Nilagyan ko ng rubber para hindi matalas. Ipinasok ko yung wire. Papunta dun. Yan. Paganon. And then, lumabas dun. Okay? Yan. Lumabas dyan. And then, yung dalawang yun, ikukunik ko dito. Okay? Dito yung nakakonect sa wire na ito. Papunta din sa thermostat. So, dito sa wire na ito, nakakabit yan yung heater at saka yung ating fan. So, ayan ang ating fan. Okay? Yung dalawang wire niyan, dito rin nakakabit. So, magkasama yung dalawa, fan at saka and then itong heater. So, ito ay dagdag tension o stiffener dito sa ating frame. So, yun ay nakatukod lang yan. Yan. Ganyan ang magiging setup niyan. So, itong wire na ito, ibubutas na natin dito sa taas. And then, kukunik natin sa thermostat. So, ito yun. Okay. Kasama na yung wire nung fan and heater. And then, dito rin. So, dyan. Pupunta pataas, pupunta sa thermostat. Binutas na natin doon. Okay? So, ganyan ang ating wiring dito sa baba. So, exposed pa nga pala itong ating connection. Gagawin natin ay iinitin natin ating insulator. Okay?
Ito ay ganyan ang style. So, lagyan natin ito ng lock. Para siya ay medyo malinis. Medyo. Just a moment. Okay. Yan ang ating setup. Lalagyan na natin ating tray. Yo. Kukulik na natin ito dun sa taas. Na ating imbil na nga pala. Okay, nandito na tayo sa taas. So, ito yung ating thermostat. Saksakulihin natin, tinagal natin kanina. Okay, itong ilaw. And then, ito yung sa ating fan at heater. Magkasama na dito. So, sila, i-connect natin lahat dito. Okay? So, sasama natin yung isa dito. And then, sasama din natin yung isa dito sa ilaw. Para sila ay sama-sama. Okay? And then, yung isang partner, doon naman sa kabila. Ganun ang mangyayari. Okay. Just a... So, yun. Pinagsama natin yung isang wire sa heater at fan, tsaka yung sa ating ilaw. And then, dito naman sa kabila, itong kapartner na wire. Dito. Okay. Papunta sila sa thermostat. Just a moment. Okay, ayun. Wire in the hole. Okay na. May connection na yung ating thermostat. Papunta sa ilaw. Yung dalawang yun. And then papunta sa fan at heater. Doon naman sa pababang yun, sa itim. Okay. So, ganyan na ating linya dito sa taas. So, lalagyan natin yan ng ano. Para siya ay malinis. Okay. Nakaganyan siya. Just a moment. Okay. So, ayan. Inilock natin para medyo malinis. Yung maganda dyan. Para hindi siya pakalkalat. And then, itong kanilang connector, i-screw din natin. Para siya ay nakalock sa plywood. Para hindi siya pagalaw-galaw. Ayan. Nice. Compact siya. Okay, bago natin saksak, double check natin ang mga connection. Power supply, thermostat, and then itong ating tray. Okay, nakakonnect na siya. 12 volts natin. Okay na, secured na. So, ayun. Nakakulang lang pala sa equip ng ating ilaw. Umaga ng ating fan. Yung heater, may init yan. Ayipo ko yan. Ilaw. And then itong tray. So yan. Okay na. Good to go na itong ating homemade incubator. So ilalagay lang natin dito ang bubog. So ngayon, ikakabitan natin itong ating bubog. Ang gamit natin ay silicone sealant. So ganito ko lang ito lalagyan. Kamay-kamay lang. Yung inap lang para sakto lang na kakapit ang ating bubog. Ayan, inalapat na natin. Boom. Natin. So may nakasalang tayong itlog. Yun na. So ito ililipat na natin dun sa hot chair.